Why, hello there! Welcome back to my channel. It's me, Grace. Okay, so for today's video is haul video tayo and lahat ng items na binili ko are either from Miniso or Miniso. So if you want to know the things that I got from these stores, please keep on watching. Alright, so Miniso and Miniso is sobrang dami nilang ma-offer na products for you guys. They have a wide variety of items, pero for this video or for me, ang mas the focus talaga ako is on their skincare products. Since this month, I am planning to shift my old skincare routine to a new skincare routine. So I'm planning to try out the 10 steps Korean skincare routine, and hopefully all of the items that na pinili ko dito can actually help me, and let's see if magkakaroon ng change. So before I start off, or before ko ipakita sa inyo yung mga items, all of the items na I will be sharing with you in this haul video is gagawa po ako ng separate review for each item sa isang video ulit, siguro after a week or two, just for you guys to see or know if like okay ba talaga itong mga products na to or not. Okay, so let's start off first with the items that I got from Miniso. Okay, so from Miniso, again, itong kabuang video na to, talaga puro skincare haul lang, or like skincare products lang yung kinuha ko or binili ko sa dalawang store. Pero ang kaisa-isahang naligaw na product na binili ko from Miniso na makeup product is this automatic eyebrow pencil, and this is how it looks like. Actually, may box to, so ito pala yung box niya. So ayan, nakalagay siya dito, guys. Ito yung itsura niya if ever gusto niyo siyang bilhin. So nakalagay siya dito, guys. And this is for only 99 pesos. And ang kinuha kong shade is dark coffee. Binili ko to kasi sabi ni Tony Sia, kailangan talaga full name daw. Sabi ni Tony kasi it's comparable daw siya sa Anastasia Brow Wiz. So sabi ko, well, hindi ko pa naman talaga natatry yung Brow Wiz. Pero kung kino-compare niya yung product na to sa Anastasia Brow Wiz, so ibig sabihin, okay talaga siya. It's actually what I am using on my eyebrows like na right now. And nagamit ko na rin siya a few times already. And ang masasabi ko sa kanya is okay na okay siya. Guys, since nag-start akong gumamit ng pomades for my eyebrows, siguro a year or two, never na talaga akong gumamit ng eyebrow pencil or eyebrow powder alone. But when I used this and ginamit ko siya for a whole day, na considering na it's summer ngayon and oily ako and pawisin, sobrang bilis matanggal ng mga products and all, nagtagal ito, guys. So ayan, no, meron na akong review. So ito, okay na okay siya. And if like maligaw kayo sa Miniso and makita nyo to, feeling ko pala yung out of stock to. So let's start off first with facial cleansers. I got these two items. So for the water-based cleanser, kinuha ko to Miniso Oil Control Facial Cleanser. And this is how it looks like. Kinuha ko siya kasi may oil control. So alam niyo naman kung gaano ako ka oiling tao. So ayan, kinuha ko siya. This is for only 149 pesos. And for the foam cleanser naman, this is the Miniso Cotton Snowy Cleansing Foam. So ayan, nagamit ko na tong dalawang products na to for around 2 to 3 times already. And so far, I am loving it. And again, gagawa po ako ng separate review for these items. So both items po is again for 149 pesos only. Kumuha rin ako sa Miniso ng toner. So I got myself the Aloe Vera Moisturizing Toner. So this is how it looks like. Naka-box siya, and when you open it up, sa natin para makita nyo yung mismo product. So ito po yung itsura ng toner. I got this toner for 199 pesos, roughly 200 pesos. And ang gusto ko sa kanya is very gentle siya. Balita ko, guys, is medyo mabilis din itong maubos. So if ever makita nyo to sa Miniso, is go grab this. So far, I am loving it. Next item naman na kinuha ko from Miniso is the Miniso Green Tea Moisturizing Services for 149 pesos. So kapag i-open mo siya, meron na siyang kasamang dropper.
ko ang itatanongin niyo ko, ang napapansin ko sa mga Miniso products is that they are very very gentle to the skin. Hindi sila yung katulad ng commercially available, kunyari, I don't wanna name brands, pero you know, yung mga nakikita niyo sa drugstore na usually leaves your skin as squeaky clean, which actually strips off the natural moisture from your face. Hindi siya ganun. Okay na okay yung mga products nila. Very, very gentle. Next item naman na kinuha ko from Miniso is the Aloe Soothing Facial Spray. Kinuha ko to kasi guys, syempre diba, summer and sobrang init and all, kinakailangan natin ng something to refresh or moisturize our face from like a long, tiring, hot, dry day. So, kinuha ko to. This is for only 149 pesos. And alam ko, dalawa yung variants dito. Isa is in rose. Kaso yung rose facial spray, hindi ko masyadong bet yung amoy kasi parang hindi natural or parang masyadong strong yung scent ni rose. So, itong kinuha ko si Aloe kasi medyo refreshing yung feel niya. And spray nga tayo. Ayoko lang dito guys is yung spray niya or nozzle. Tama ba? Tama ba yung term ko? Please correct me if I go. Medyo pangit. Hindi masyadong malakas yung ganun niya. So medyo magugulat ka kapag in-spray mo siya sa mukha mo kasi medyo manipis yung labas ng product. Pero anyways, masasanay rin naman kayo. So very refreshing siya. It's only 149. Perfect for summer guys. Lagay nyo lang siya sa bag nyo, and then kapag nasa labas kayo, feeling nyo ang dry na ng face nyo, and you need to moisturize, all you need to do is spray this onto your face. So next item naman na kinuha ko from Miniso are these compressed facial masks. So, ito po yung issue niya. This is for only 99 pesos, and wait lang, check natin kung ilan siya. So, 30 pieces na siya for 99 pesos. And ako, if tatanungin ninyo yung opinion ko, mas okay na gumamit ng compressed facial masks rather na bumili kayo ng individually packed na facial mask. Well, I don't have anything against that. Kaso, if you're like me, na nagtitipid and want something na much more on the affordable side, it's much better to use compressed facial masks. And then, bumili ka na lang ng essence or like, papakita ko sa inyo mamaya, meron akong ginagamit together with this. Or like, kunyari, meron kayong facial mask and then may sobra siyang essence. Pwede nyo i-save yung essence na yun and gamitin nyo dito sa compressed face mask nyo. So, last item na binili ko from Miniso is the Miniso Oil Absorbing Tissues. And this is how it looks like. It's basically a blotting paper and ang kinuha kong tawag dito. Kinuha ko is yung jasmine. So, ayan. This is for only 49 pesos and then you get 80 pieces na. So, ayun yung mga items na kinuha ko or nakuha ko from Miniso. Now, we move on to the products that I got from Mumuso. For the Mumuso haul, konti lang, tatlong products lang to, but definitely okay na okay sila. So, let's start off first with the facial cleanser. So, grabe, no? Tatlong facial cleanser po yung nabili ko kasi, ewan ko ba, siguro. Kaya ito, hindi ko na binubuksan to eh. This is the Mumuso Green Tea Extra Facial Cleanser and this is how it looks like. I got this for only 149 pesos and familiar ba yung packaging niya? It's somewhat similar to the Nature Republic Green Tea Facial Cleanser din. So, hindi ko alam kung magkano yun. Hindi ko pa rin natatry yun. Pero feeling ko mas mahal yun. Pero the same packaging. So, ito yung itsura niya. I haven't tried this since ginagamit ko na yung dalawa kong facial cleanser na binili from Miniso. So, ayun, stock lang siya. Binili ko siya and feeling ko sobrang value for money na siya. Kasi ang laki na niya and it's for only 149 pesos. Next item na binili ko from Mumuso is the Mumuso Aloe Vera Gel. The gel that is taking over the country like storm, I swear. Like, sobrang palaging out of stock to guys. And kailangan kapag nakakita ka nito, is mag-hurt ka na talaga kasi palaging out of stock. This is for only 99 pesos
And I believe ang Nature Republic ang pinakaunang nagkaroon ng aloe vera gel, and then nagsunod-sunuran na lang in oil. Pero for me, this is for only 99 pesos, guys. Parang half the price of the Nature Republic aloe vera gel. I haven't tried that, pero ginamit ko na to for already 1 week, and I must say, okay na okay siya. Hindi siya sticky and all, plus it really is moisturizing, and na-absorb agad siya ng skin. So, ayan, guys, ang tip ko sa inyo is like, if naghahanap kayo nito and parang kayong napupunta sa store na out of stock, maraming stock nito sa Star Mall, sa May Mandaluyo, as well as sa Cubao Farmers, kasi sobrang palaging daming stock nito. So, feeling nyo is palagi kayong hindi makakita nito doon sa dalawang store na yon. I promise, makakakita kayo ng stock nito. Ito naman, and last item for this haul video, it is the Mumuso Fresh Rose Water Gel. Hindi ko naman nandahan ko yung tawag dito, pero this is the rose hydrating something water, and this is how it looks like. And as you can see, medyo konti na lang siya because, or like, nabawasan na siya. It's because ito po yung ginagamit ko, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung ginagamit ko with the compressed facial mask. Ito yung parang ginagamit kong essence pang face mask. Pwede nyo rin siyang gawing toner actually, guys, kung ayaw nyo siyang gamitin for your facial mask. Or if like meron kayo ng individually packed facial mask. But for me, dahil ako ay kulipot na tao, gumagamit lang po ako ng compressed facial mask, which is 99 pesos, plus this one, 149. And you can use it for around how many times. So, ayun. So, ayun na po yung mga items sa binili ko. Or skincare products sa binili ko from Miniso or Mumuso. Again, please expect a separate review video for these items after a week or two. Just to let you guys know if like okay ba talaga sila, if it's worth buying or not. Again, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed watching this short haul video. If you liked this video, please don't forget to leave a comment, like this video, and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye bye.